relasyon ka pa uli sa isang artista kay Richard Gomez? Well, tinamaan ako. Tinamaan ka? Nainlove ako. Kasi at the time si Richard courted me and treated me like a lady and really treated me well. So, I mean, ang akin, sinabi ko rin noon, I remember dati na sinabi kong mas maganda kung hindi dalawang parehong artista ang magsama. Pero sinabi ko rin na sa bagay hindi makukuha sa kung artista o hindi artista yan. Kasi pwede kang makakilala ng lawyer o doktor o isang businessman na hindi ka naman maganda tatratuhin, di ba? So, when I met Richard, it took a while. Dalawang pelikula kami. Okay. At hindi pa siya lumiligaw noon. Tinaon niya yata after the second movie, which was Kahit Wala Ka Na. Kahit Wala Ka Na was shown what month? Because I remember it was shown in 1989. Nung mga bandang September of 89, niligawan na niya ako. Ikaw lamang pala ang hindi at nahanap kung saan-saan ang isasama at ihaharap sa kinabukasan. Channel 2, walang nakakaalam na nagliligawan na kami. So, mamaya yung driver niya, papasok dun sa studio ko. May dalang bulaklak tsaka pizza. Hindi alam ng mga tao kung kanino galing. May sulat. Basta, sulatan lang kami ng sulatan na ganyan. Naalala ko pa, there was that time na guest si Richard sa show ko na surprise na surprise ako. So, kitang-kita ko so happy, no? Nakala ng ibang babae, kilig na kilig lang ako, kala ng audience. Hindi nila alam, nagliligawan na kami, kaya parang di ba pinapalo ko siyang ganyan, ikaw talaga, parang ganyan na. Ito so, nakakatawa na papa, what we call it, nagpapakiramdaman na kami kasi during those days. At as you know, nung una kami nag-on, hindi naman namin agad nilabas sa public. At diba? Ito a year, o, oh, year yata bago kami umami. Yeah. Hindi sa porke nag-deny kami, hindi sa yung ano, magluloko kami ng tao, hindi yun naman ang gusto mo, kaya ka nagbibinay. Minsan ang gusto mo lang, patahimikin nyo lang kami. Parang ganun, because you want naman to try your best to make something working, di ba? I had a really nice time. We had a very nice relationship. We were very good friends up to the very end. Sabi ka, baligtara naman daw ng sitwasyon ni Gabby, kasi kung noon, eh, mas minahal mo si Gabby. Doon naman sa panahon ninyo ni Richard, siya ang mas nagmahal sa'yo ng talagang todon-todo. Kaya lang yata may... Pareho lang? Oo, pareho. Mm-hmm. Kaya nga nung, kasi nangyari sa amin ni Gabby, nung nag-split up kami, masama ang feelings namin towards each other eh. Nung kami ni Richard ang nag-break up, we were still very much in love with each other. Okay. Siya kasi may mga kwentong nabuo noon, di ba? Yung ang sarap-sarap daw manligaw ni, ano, ni Richard na dinadalhan ka raw ng almusal, sa parlor. Totoo ba yun? Narinig mo yun? Oo. Pwede pang pakikwento mo yung pagpapadala niya ng flowers at ng almusal sa parlor habang napapaayos ka. Umaga yun, ha? Pupunta ako kay Fanny. Magdadala siya ng tray. Bigla niya akong gugulatin, breakfast. Eh, maanga gumising yan, eh. Dadala niya ako ng tray. Kompleto na. May plato, may kanin, may ano. Naka-prepare na. May ketchup pa. Ganyan. Mm-hmm. It's very sweet, very sweet. Yung maya-maya, meron siyang little something na... Sharon, kasi sinasabi nila, napaka-independent na tao ni Richard, ano, mm-hmm. Diba? Parang ang lumabas kasi noon, parang nasasakal siya sa iyo. Ako talaga silosa ako, no? Although I don't think nasasakal is the right word, no? Nakakatawa na, I can talk about it because before, ang dami nga naglalabas, hindi ko ma-defend yung sarili ko. Dahil ang feeling ko noon, I'd rather keep quiet. Actually, talagang silosa ako kung silosa. Pero ang masasabi ko, nasa lugar ako, hindi ako magsiselos kung wala akong dapat magsilosan. Yun. Oo, dahil iba na yun sa, yung nung naging boyfriend ko si Richard, hindi na ako 18 eh. And I had been through a marriage already. And, you know, parang nag-mature na ako. At natuto ka na? Oo, yung mga kaedad kong babae, hindi pa nila dinadaanan yung dinaanan ko eh. So at the time, I had matured a lot already. So,
nung naging boyfriend ko si Richard, I wasn't too, what you call, idealistic. I was very realistic, more forgiving, more accepting, more understanding. And he helped me a lot also grow as a person, you know. He was, like I said, we had a very good relationship. Ganon. And, siguro naman kung ganyan ang itsura rin ng boyfriend mo, just like with Gabby also, ganyan ang itsura ng asawa mo. Meron ba namang moment na may maririnig ka eh, hindi ka ba matataranta? Sharon, sabi mo, nung maghiwalay kayo ni Richard, talagang mahal niyo pa ang isa't isa. Oo, oh, yun, tsaka during a relationship, marami man akong marinig. Alam ko kahit anong mangyari, kay totoo yung mga naririnig ko, kaya hindi ako iiwanan. Hindi kayo iiwanan. Alam ko kung sinong mahal niya. Oh, that was the most important thing to me. Sharon, bakit ka nagdesisyon na iwanan si Richard? Kasi alam naman ng lahat, ikaw nakapag-split. Sweet pa nga kami na nag-break up kami eh. Iyak pa ako ng iyak noon. It was very... Nag-usap kayo talaga ng... Oo, we didn't talk. And, actually, it may be me, no? I was siguro the one who brought it up. Pero it probably just turned out to be a mutual decision. Although ang hirap eh, we had a hard time letting go of each other. I think I can put it that way. That's the safest way to put it. We had a very hard time letting go because now we were mahal na mahal niyo pa. So in love, oo.